Hi mga beshi, welcome back again dito sa aking YouTube channel. At syempre kung bago pa lang kayo dito, my name is Denko Studio. At kung di pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe at i-click mo na notification bell para every time nag-upload ako ng mga new video, ay ma-notify kayong lahat. Sa inyo mga beshi, konti-konti na lang, I think like 400 na tao na lang kailangan mag-subscribe sa akin at makakapag-ibawi na tayo ng mga skincare products. Yes, makakapag-ibawi po tayo at makakakuha kayo ng libreng giveaways na skincare product lalo kung wala kayong mga budget para bumili ng mga skincare. Ayan, magkapag-giveaway na tayo para makagamit kayo at syempre mag-glow up ng inyong mga skin. Kaya po hinintay nyo mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel para pag nag-upload ako ng new video kung paano ba kayo makasali sa aking pag-giveaway, eh, mananotify kayo. Eko, disclaimer muna tayo, ang product na i-review natin ngayon ay hindi po ito sponsor. And of course, disclaimer lang din, hindi po ako dermatologist at hindi po ako skincare expert. And yan, i-review ko lang ang mga product na ginagamit ko at i-share ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng mga idea. Kaya kung nag-work sa akin itong product na to at hindi siya nag-work sa inyo, kasi po iba-iba po tayo ng skin type. So ayun yung mga beshi ko. So eto na yung product na i-review natin ngayon. So eto yung Anne's Glow, yung Transform Skin Anne's Glow SPF 50 PA++++ Tinted Papaya Sunscreen, Whitens, Protects, and Moisturize. So, 50 gram siya mga beshi ko. So, ito yung bagong product ng Anne's Glow, which is yung tinted sunscreen nila. And dito sa likod, nakalagay dito is yung mga kiniklaim ng product, and of course dito yung expiration date and yung manufacture date mga beshi ko. So ayan, eto yung kanyang packaging mga beshi ko. Napakaganda ng packaging niya, although nakakakita na ako or nakahawak na ako ng ganitong packaging, but this one yung color niya, ayan, kulay orange siya, talagang papayang papaya mga beshi ko. And yeah mga beshi, napakabongga ng packaging na. So ayan, super ang matte nung ano niya, nung feeling kapag hinawakan mo yung kanyang packaging mga beshi ko. And yung price ng product na to mga beshi ko, andyan sa ating screen. Ayan, napakamura lang yan. Kita nyo naman yung face ko, ayan, wala naman na akong nilagay yan ngayon. Kaya super oily yung skin ko ngayon. Ayan, super oily na ako ngayon. And yeah, kakawash ko lang ng face ko and naglagay lang ako ng konting tint sa aking face mga beshi ko. So ayan, etong product na to mga beshi ko is ano siya ha, tinted sunscreen siya. So kung nakagamit na kayo ng kanilang sunscreen, yung normal na sunscreen niya, Anne's Glow, super ganda rin nun kasi meron siyang binibigay na tone up effect kapag ginagamit mo siya. So papakita ko muna sa inyo kung ano ba yung itsura niya sa loob. Ayan, halos ubos na siguro to, char. So ayan mga beshi ko. So ito yung itsura niya sa loob mga beshi ko. Ayan, para siyang super light talaga yung kulay niya. But hindi po siya ano ha, sobrang puti pag in-apply mo sa skin mo. Nagbibigay lang siya ng konting tone up effect. Wala po siyang sobrang coverage kapag ina-apply mo sa skin mo. So ayan siya mga beshi ko. Kapag in-apply mo sa balat, super bilis lang niyang i-apply. And ayan, na ano na agad, na-absorb na siya agad ng skin ko. Kita niyo, di ba wala naman masyadong nagbago sa balat ko. Medyo na tone up lang niya. And yung amoy, sobrang bango nung amoy niya mga beshi ko. So yun mga beshi ko, mag-a-apply na nga ako sa aking face para makita niyo kung ano ba itsura kapag ina-apply sa balat sa mukha mga beshi. So ayan. Lagay tayo dito. Ayan siya mga beshi ko, pag ina-apply mo sa skin mo. Ayan, ang ganda nung finish niya kasi para ka talagang nagiging Korean skin. At the same time, nagbibigay din talaga siya ng glow sa balat. And hindi siya sobrang puti sa personal mga beshi ko. Parang super natural lang siya, pero super ganda na itong gamitin. Lalo kapag maputi ka na talaga. And yeah, nagbibigay talaga siya ng ano, tone up effect. Ito yung wala. Ay, ito yung meron. At ito yung wala. So napansin niyo parang mas nawala yung mga redness ng aking face mga beshi ko. And maglalagay pa tayo mga beshi sa aking forehead. Lagay tayo sa aking forehead. Ayan guys. Sobrang bilis lang niyang i-apply sa face. Hindi, walang kahirap-hirap, walang pamumuo. Wala siyang white cast. Walang ganyan mga beshi ko. And
wala ayaw na lobas, ubos na ata siya. So dito naman tayo ngayon. Ayan, ng vegetable. Ayan, eto yung itsura niya kapag naka-apply na sa aking face. Dito kasi, wala naman talaga akong breakout. Dito kasi may mga breakout ako, mga beshi ko. And yeah, hindi siya nga gaano talaga nakakoveran yung mga breakout natin kasi super mild lang yung pagka-tinted sunscreen niya. Hindi siya full coverage, mga beshi ko, kapag ginamit mo siya. So, huwag kayong mag-expect na full coverage kasi nga, mild lang yung coverage ng mga beshi ko. So, ayan, syempre kung gusto nila maging fresh. So, eto, super bongga neto kapag gusto nila maging fresh all day. And yeah, alam diba, walang bulas to kapag in-apply mo sa mukha mo, hindi magbubulas yung mukha mo. And yeah, kapag habang tumatagal, lalo nagiging glow yung skin mo, mga beshi ko. So ayun na, ginagamit ko na siya ng 7 days, mga beshi ko. And masabi ko, super ganda din talaga ng tinted sunscreen ni Sir Dave. And yeah, medyo nakulangan lang ako sa coverage na ibinibigay niya. Kasi syempre mga beshi ko, like tulad ko, yung skin ko is ang dami talagang redness. And yeah, hindi niya masyado natatakpan yung mga redness sa aking face. But overall, okay na okay siya sa akin. Kasi talaga nakakapagbigay siya ng glow sa balat. Like Korean skin, mga beshi ko. And yeah, kung nagan talaga kayo ng tinted sunscreen na super gaan lang sa mukha, na hindi nagbibigay ng full coverage, mga beshi ko, yung full coverage na hinahanap ninyo, etong-eto na, mga beshi ko. And super nice lang neto, super natural lang yung ibinibigay sa skin. Ayun, maglagay ka lang ng konting blush on, eh pwede ka nang umaura, mga beshi. Mga beshi ko, super anong tayo, super quick review lang tayo sa product ni Honest Glow. And yeah, i-update ko kayo kung magkakaroon ba naman ako ng sobrang daming breakout sa product na to. But ayun, sa 7 days na ginagamit ko siya, halos wala naman ako naging bumps. Kasi alam niyo, pag di ko talaga nahihiyang isang product, yung mga creams na ginagamit ko, nagkakaroon ako ng bumps and sobrang daming breakout, mga beshi. So ayan, yun lang yung masabi ko sa product ni Honest Glow. Kung ayun, i-try niyo siya. And available na ito, mga beshi ko, sa mga shop, ayan, sa application shop. And yan, nasa ating description box below na at mag-order kayo ng product nila. And mga beshi, kung nag-enjoy kayo sa aking video ngayon, don't forget to like, share, at syempre mag-comment ka ba dyan sa ating comment section kayong mga product suggestion ka ba at questions. So, ilang mga beshi ko, thank you so much for watching and see you on my next video.